Ano pa ba? Wala na tayong masasabi pa. Kompletos rekados. Sinabi na lahat ng Pangulo. Anyway, bayan, ito po ang ikang Trillanes Watch, ha? Ito po ang ikatlong araw ng pagbabantay po natin dito kay Senador Antonio Trillanes na patuloy pong nagtatago dyan sa loob ng Senado for the past 3 days na po. Ha? Ito po ang day 3 ng Senator Antonio Trillanes sa loob ng Senado. Ito po ang ikatlong araw na. Mamaya-maya bayan, tutok lamang. Aalamin ho natin sa ating senior correspondent, ha? Si Jojo Ismael, and syempre yung iba pang mga bagay-bagay dyan. Kahapon po sa isang press conference, sinabi ni Trillanes na matagal na raw siyang wala sa AFP. At mali raw ang AFP na i-court martial siya. At gayon din ang sinabi niya dito kay Director Andulong at tagapagsalita ng Department of National Defense, ha? Nang sabi ni Director Andulong, pwede siyang hulihin anytime, ha? Ng Department of Defense dahil siya ngayon ay isang sundalo na. Pero ang sinasabi ni Trillanes, no. Hindi na ako sundalo. 2007 pa. Aha. Well, mamaya ho. Ito pa. Ito po ngayon ang masalimuot, mga kapatid. Lumalabas na sinasabi ni Trillanes na bigyan daw siya ng amnistiya ng Pangulong Benigno Aquino dati noong 2010. Okay? Granting. Ito po lumalabas naman ngayon. Eh para mabigyan ka ng amnesty ng Pangulo, dapat nag-apply ka at nag-inamin mo ang iyong pagkakasala. Paano naman tapos bibigyan ka ng Pangulo? Dahil sabi mo, I'm sorry, ako ay nagkasala, inaamin ko ang aking pagkukulang. Eh, ang problema, nauna raw yung amnesty kaysa sa hingin niya ng tawad. Ayun ang sinasabi. Eh, hindi po kay galing kay Erwin to. Yan po ang report ng ABS-CBN. Na noong January 5, 2011, si Senador Trillanes nag-apply ng amnesty. Pero 1 year before, binigyan na ni Pinoy ng amnesty. Paano nangyari yun? Oh, yun pa yung sinasabi ko eh. Yun bayan, ang sinasabi ng ilan ngayong mga kababayan natin. Senator Trillanes, pakisagot nga po. Aba, hindi po si Erwin Tulpo ang nagsabi po niyan, sir. Ha? Ang nagsabi po yan, yung kaibigan ninyo dyan po sa ABS-CBN. Ha? Meron po akong may report po sila na sinasabi noong January 5, 2011, nag-apply kayo ng amnesty. 2011 po yun. Eh, hindi po ba ang amnesty para mabigyan kayo ng amnesty? Dapat mag-apply ka muna, di ba? Mag-apply ka ng amnesty, parang walang iniwan sa parol. Pag ikaw isang bilanggo, apply ka sa parol board ng parol, ha? Isusulat mo doon na ako po'y hindi na uulit, ako po'y nagkasala, ha? Etc., etc. Isusumiti mo yon pag-aaralan. Eh, kay Trillanes, baligtad. Binigyan mo na si Trillanes ng amnesty bago ito nag-apply. Ayun ang lumalabas. Ano gagawin natin? Ayun. Binigyan mo na siya ng amnesty ni Pinoy bago siya nag-apply. 1 year after. 2010 siya nabigyan ng amnesty. 2011 siya nag-apply. Oh. Ay, hindi. Akala niyo ako'y nagbibiro. Nakalagay nga dito. Ikaw naman, engineer. Sos, Mariusep, ito nakalagay. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan o, ABS-CBN News. Oh. Amnesty applicants, January 5, 2011. Officers, Second Lieutenant Edgar Aguilar. Second Lieutenant Leopoldo Apilianis Jr. Ah, nasaan na ba yun? Sos, Mariusep. Ah, Lieutenant Junior Grade Pascua. Lieutenant Junior Grade Checa. Second Lieutenant Jonel Sangalang, Ensign Cesar Tamba, Second Lieutenant Geoffrey Tasio, Lieutenant Senior Grade Antonio F. Trillanes IV. January 5, 2011. Ayon po yan sa ABS-CBN. O bayan. Oho. Tapos, dito po sa isang report ng ABS-CBN, 2010, si Trillanes binigyan ng amnesty ni Pinoy.
So nauna ang pagbibigay po ng amnesty ni Pinoy kay Trillanes bago po siya nag-apply. My God. Ayun po yung katotohanan, bayan. Hindi naman po tayo nag-iimbento-imbento. Ito po ay tignan ho ninyo, mag-research ho kayo. Aha. Yeah, yun talaga yun eh. Anong gagawin ko? Ako naman ho eh, wag ho magalit dyan yung mga support ni Senator Trillanes. Ayun ho ang lumalabas ngayon. Eh, sinasabi, nag-apply ako. Oo nga sir, nag-apply ka nga pero nauna po yung pagbibigay sa inyo ng amnesty kasi sa application. Siguro nakita nila Pinoy, itika baka in the future, baka masita tayo rito. Ay kailangan, oy, mag-apply ka nga. Paano nangyari yun? Para mong sinabi, walang iniwan ito kapatid na Randy at kapatid na Tom. Binigyan ka ng loan ng bangko bago ka pa nag-apply. Ay, ew! Bahay, kakala mo. Binigyan ka ng, kunwari, sabihin mo, Boss Erwin, gusto ko mag-loan. Paayos ko yung bahay ko. Bigyan ka ng bangko, tapos sabihin ng bangko, sige, mag-apply ka. Ay, yan ang nangyari. Totoo yan, mamaya ho, papaliwanag natin. Eh, meron na akong hawak ng kopya rito sa report po ng istasyon na kabila. January 5, 2011 po siya nag-apply. Eh, January 10 po siya binigyan ni Pinoy. Sus Mario Joseph, Diyos ko po, oo. Ay, Panginoon ko. Ay, nako. Ayan po, isa sa pag-uusapan natin, tutok lamang bayan. Patuloy po na umiinit at patuloy po ang mga kababayan natin na nagbabantay. May mga bukod po sa mga pulis at militar. Ang mga tao ay nagbabantay na rin ho dyan. Pati si kasamang Robin Padilla ay araw-araw nandyan na rin, nagbabantay. Oh, tayo naman ho, ito yung ating programa, magbabantay din tayo. Ito ang day 3 ng Trillanes hiding in the Senate. Watch. Ito nga yun. Day 3 of Trillanes hiding in the Senate. Watch. Ito ang pangalan na ng programa natin ngayon. Ah, ito ang title ng segment. Day 3 of Trillanes hiding in Senate Watch. Aha! Isa po yan, bayan. Huwag ko kayong bibitayo. Mamaya ho, maraming makakausap tayo ng mga eksperto dyan. Kasi patuloy ang pagyak-yak ng kampo ni Trillanes. Sinasabi, walang kasalanan, walang ganito, walang ganon, walang pruweba, etc., etc., etc. Eh, lumalabas naman, meron pala. Oh. Merong dahilan, merong kadahilanan na makulong itong senador. Diyos ko po.